Alam nyo bang hindi ang RX-72 ang unang mobile suit sa Gundam anime? Tama kayo, yung Zaku II. Tara, reviewin natin yung model kit nito. Thank you.
pag-usapan na natin ang very infamous mobile suit sa mobile suit Gundam, ang MS-06 Zaku II. Infamous kung medyo magpo-focus tayo dun sa storyline kasi originally antagonist talaga to eh, na laging overwhelmed ng RX-78-2 Gundam. Laging napapasabog. Kahit sa atmospheric entry, nawawasak. Pero, very famous naman sa mga collector, modelers, ganun din sa lahat ng enthusiasts in general. Ito ang una kong Zaku. At sa tingin ko ay madadagdagan pa ito kasi sa model kit, mataas ang regard ko sa mga underdog pero iconic designs ng mecha. Lalo pa nowadays, patuloy ang progress ng technology when it comes sa engineering ng mechanism at articulation ng mga mecha o ng mga model kit. Aesthetic wise, very color accurate. Ang tanging sticker lang ay yung mono eye. So yung proportion ay may pagka-humanoid, no? Medyo rounded yung braso, hita, binti, lalo na yung ulo, di ba? Parang mamangkal mo lang. Take note din na yung magandang green color niya. Ayan, sabi ko kanina, color accurate. Dahil dyan, anime accurate na rin talaga siya. Kung ano yung napanood natin sa palabas sa anime, yun yung kanyang itsura. Kaunting-kaunti lang ang nubs. Meron lang konti sa braso, dito sa armor, pero konting-kunti lang. Napakadaling buuin. Ayan. Ngayon, gaya na makikita natin dito sa background, ito na yung lahat ng accessories niya. Note lang natin na lahat ng weapons ay from 2012 runners. Kasama ng ibang, yung ilang mga kamay lang dito, no? Yung mga manipulators. The rest ay 2021 release. Ayun, accessories natin. Ito, from 2012 to yung heat hook. Yung heat hook niya. Ayan. Ito hindi color accurate, kaya pinturahan ko to. Yung Zaku machine gun. Zaku machine gun with extra magazine. Tapos yung Zaku bazooka. Yung manipulators. Dalawang regular holding hands. Dalawang machine gun holding hands. Tapos yung isang another holding hand at isang open hand. Ayan. So mayroon din tayong head replacement na pinakita ko sa snap building kanina. Ayan, ito yung para sa commander type. At meron din tayong dalawang uri ng skirt. Ito, nakakabit sa kanya yung rubber. At meron din plastic. So dito sa plastic, pwede natin ilagay yung adapter para doon natin ikabit o store yung heat hook. Ayan. Ito mga to, excess lang. So yun lang lahat ng ano, kabuuan ng nasa box. Okay, articulation tayo. Simulan natin sa ulo. Kaya tumango. Konting tingala. Tingnan natin yung articulation ng ball joint dito. Head rotation, kaya. Kaya lumingon din ng mga mata. Ng mata pala. Shoulder articulation. Kaya nito mag-bend ng hanggang more than 90 degrees. Shoulder rotation, bicep rotation, at meron ding elbow rotation. At syempre, di mawawala ang napakagandang elbow bend. Ang weak point lang dito, yung isang ball joint doon sa arm, kasama nung ball joint sa kamay. Sikipan nyo na lang. Shield rotation sa kanan bahagi. At same din ang articulation dito sa right side ng arms. So meron din tayong forward movement sa chest kagaya ng RG Wing Gundam. Katulad yan, pareha sila ng articulation sa ganyan. Yan, samahan pa ng forward movement ng shoulder gaya ng makikita ninyo. Ab crunch at may extra ab crunch din. Waist rotation. Front kick. Una sa gabal dahil sa rubber skirting. Back kick. Front split. At ang side split. Knee bend. Ayan, di rin nakakasagabal yung mga piping kasi gawa rin siya sa gawma.
Meron din tayo ditong adapter for action base. Hip rotation. At meron din tayong dalawang ball joint dito sa loob ng paa, pero limited pa rin yung galawan niya. Ayan. Para sa ating verdict ng Bandai HGUC Zaku II Revive, atin muna natin ulit sa pros and cons. Then i-rate natin ng 1 to 10. Sa pros muna, smooth at hindi komplikado yung pagbubuo. Kaunti lang yung knobs. At yun, iconic ang design. Color, tsaka anime accurate overall. Tapos modern yung modern at posable yung parts niya dahil sa smart na pagkakalagay ng mga non-polycap joints. Walang polycap dito. Maganda rin yung mga may option tayo na rubberized skirt para ma-maximize natin yung articulation ng waist tsaka ng hips. Tapos hindi siya P-Bandai kaya readily available sa market. Maghahunting na lang tayo ng mas mura online. Yan. Ang cons, konti lang naman yung negative dito. Yung ball joint sa gitna ng forearm, medyo madaling lumuwag. Medyo limited na articulation sa ankle. At yung plastic version ng skirt, mas magandang tignan pero mas limitado yung articulation. So yun lang yung pros and cons natin. At yung rating natin ay 9 out of 10. Kaya sulit na sulit yung model kit na ito. Kaya kung wala ka pang 1:144 scale na Zaku, ay kuha ka na ito. Must buy ito, no? Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, guys, please like, share, and subscribe. And check nyo na rin yung iba pang mga Gundam reviews natin dito sa Young at Soul. Kita-kits!